Ano daw po yung naging basis ng ATC sa inilathala niyong listahan na sinasabi ninyong mga terorista at paano rin po nagkaroon ng verification bago po isa publiko ang kanilang mga pangalan? Yung aming proseso ay dumadaan sa magkakasamang combined effort ng mga agencies na members ng Anti-Terrorism Council. Kaya makakasiguro kayo na ang ating pagpapalabas ng listahan ng mga terrorist ay napadaan sa masiksik na masusing pananaliksik. Ito pong basihan ng pagdeklara ng terrorism ay ang United Nations Resolution, Security Council Resolution 1343, na kung saan ay sinabi na kung ano yung mga terrorist organizations. Kasama na dyan ang Communist Party of the Philippines. Sa katunayan, ang Communist Party of the Philippines ay isa ring designated organization sa European Union, sa United States, sa Australia. Sa Australia, kasama pa nga ang pangalan mismo ni Jose Maria Sison. Sa Canada, sila ay designated din. At ganun din sa New Zealand. Ibig sabihin, ang basihan ng aming bukod dyan ay noong 2017, December, ay nag-issue na rin ang ating Pangulo ng Presidential Proclamation 374 declaring the Communist Party of the Philippines and the New People's Army as terrorist organizations in connection with the terrorist financing, Republic Act 10168. So talagang lahat yan ay pinagsama-sama upang sila na nga ngayon ay ma-designate na terrorist as provided for in the new Anti-Terrorism Act. Ang designation ay nagsasabi lamang na sila ay mga membro ng terrorist organization. At kung sila ay membro, kailangan ma-frozen yung kanilang assets.